Si Isko Moreno ay kaisa-isang anak ni Joaquin Copias Domagoso, tubong Antique Province, at Rosario Moreno, tubong Northern Samar. Si Isko ay sinilang at lumaki sa Tondo, Manila. Lumaking hikaho sa buhay na mulat sa sistema na kung di ka kakayod ay wala kang makakain. Pinasok ni Isko ang entertainment industry noong mamataan siya at hikayatin ng isang talent scout na si Wawi Rojas na mag-audition para sa Dutch Entertainment na isang teen variety show hosted by German Moreno. Nakuha siya sa nasabing audition. Sa pagpasok niya sa entertainment industry, ginamit niya ang Isko Moreno bilang kanyang screen name. Lumabas siya sa iba't ibang mainstream films at dito nagsimula ang kanyang kasikatan bilang artista. Dahil laki sa hirap si Isko at masakit sa kanyang makita ang kanyang kababayan na namumuhay sa ganitong estado, dito namuo ang pangarap niyang baguhin ang sistema at mangarap sa mga tao na isinuko ng pangarap dahil sa hirap. Ito ang sinasabing dahilan kung bakit pinasok niya ang mundo ng politika. Sinimulan niya ang kanyang political career noong mahalal siya bilang konsehal ng Manila 1st Legislative District noong 1998 at muling nahalal noong 2001 at 2004. Ang kanyang tinuturing na mentor na si Vice Mayor Danny Lacuna ay ang nagmungkay sa kanya na mag-aral habang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. Noong 2003 ay natapos niya ang kanyang Business Administration Degree sa International Academy of Management and Economics sa Makati. Kumuha siya ng crash course para sa local legislation and local finance sa UP Diliman at nag-aral din siya ng public administration sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Kumuha din siya ng short course para sa leadership and governance sa John F. Kennedy School of Government sa Harvard University at Business School sa University of Oxford. Maraming pinagdaanan si Isko sa kanyang political career. Tumakbo siya bilang Vice Mayor ng Maynila noong 2007. Pero nakriticize siya dahil sa kanyang mga kalaban na tinawag itong black propaganda. Bagamat ganon ay nagawa niya pa rin manalo. At noong 2010 ay muli siyang na-elect bilang Vice Mayor ng Nationalista Party. Nagsilbi si Isko bilang Vice Chairman ng Manila Historical and Heritage Commission at nag-aral siya ng law sa Arellano University School of Law. Pero nag-drop siya sa kanyang ikalawang taon. Noong 2003 local election ay muling tumakbo bilang Vice Mayor si Isko. At si Joseph Estrada ang kanyang running mate at muli siyang nanalo at tinalo din ni Joseph Estrada ang kanyang katunggali sa pagka-mayor noon na si Alfredo Lim. Hindi rin naiwasan ni Isko ang masangkot sa controversial tulad noong February 16, 2003. Si Isko kasama ang limang konsehal ay inaresto dahil di umano sa isang bingo game in public sa Santa Cruz, Manila. Naniniwala ang kampo ni Isko na may kinalaman si dating mayor noon na si Lim sa nasabing pag-aresto. Kalaunan ay na-dismiss ang nasabing charges laban kay Isko at sa limang konsehal dahil sa kawalan ng ebidensya. Noong 2016, tumakbo si Isko bilang senator, ngunit siya ay natalo. At noong June 30, 2016, ay natapos ang kanyang termino bilang vice mayor at pinalitan siya ni Hany Lacuna. July 2017, na-appoint siya ni President Duterte bilang chairman ng board and chief executive officer of the North Luzon Railways Corporation. Di nagtagal ay nag-resign siya noong October 2017. Noong May 2018 ay muli siyang na-appoint ni President Duterte bilang Undersecretary for Luzon Affairs and Special Concern sa Department of Social Welfare and Development. Noong October 11, 2018 ay muli siyang nagbitiw para tumakbong mayor ng Maynila sa parating noon na 2019 election. Napagtagumpayan ni Isko ang daan patungo sa pagiging mayor. Grabing pagbabago ang naging hatid ni Isko. Pinamunuan niya ang redevelopment ng Jones Bridge at construction ng Hospital ng Maynila Medical Center at maging ang redevelopment ng Manila Zoo. Nagkaroon ng Maynila ng public housing para sa mga homeless at city employee. Pinamunuan niya ang pagpapatayo ng sinasabing Tondominium 1 and 2 at maging ang Binondominium. Marami pang kilalang proyekto ang ginawa at pinatupad ni Mayor Isko. Sinasabi ang imposible ay nagawa niyang posible, bagamat marami siyang nasasagasaan ngunit walang takot niya itong hinarap. At maging ang problema natin sa pandemya ay walang humpay ang ginawa niyang serbisyo para sa bayan na hindi alintana ang kumakalat na virus. Bagamat maging siya ay tinamaan ng nasabing virus ay tuloy pa rin at hindi niya pinabayaan ang kanyang mga kababayan at ngayon ay muli siyang humaharap sa isang laban para mapagtagumpayan ang kanyang posisyon sa pagka-presidente.